So, mayroon tayong 5 pirasong kamuti dito. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin. Wow, iba yung kulay ng ating kamuti. Magkasa ko na guys, malinis na yung ating kamuti. So, parang hindi maganda yung aking kamote. Parang ganyan. Hindi na guys, maganda ang kamuti. Pero sana masarap ko siya. So, magkaiba ng hiwa yung ginawa natin kasi dalawang klase rin yung ating lulutuin. Mayroong pahaba, mayroong namang nakachop lang. So, gawin na natin guys. So, maglalagay lang tayo ng 1/3 cup ng corn flour. And then, lagyan din natin ng 1/3 cup ng water. At haluin lang natin. So, ayan. Depende na yan sa inyo kung gaano karami ang lulutuin yung kamuti. Tapos, gawa rin kayo ng ganitong yung kakasya sa iyong kamuti. So, ayan. Ihulog na natin yung ating kamuti sa ating flour mixture. Mixture ng tubig at saka harina. So, ganyan lang guys. Then, halu-haluin lang natin. So, para lang
yung mixture natin ng tubig at saka sa harina para lang magdikit-dikit yung ating kamuti. Then, sunod natin, naghini tayo ng ating mantika. So, ang sarap yung ating merienda for the day. Merienda for the day. I-arrange lang natin dito sa plati ko yung ating kamote sticks. So, natutunan ko ito sa lula ko noon kasi nung maliliit pa kami, maliliit na itong ginagawa sa aming merienda. Then, nung nawala na siya, syempre hindi ko na nakakain. Then, natagpuan ko na lang ulit nung nag-college ako sa Manila. Sa labas ng school namin, sa Diocampo, sa may Santa Misa, maraming nagtitinda nito. So, lagi ko siyang binibili kasi lagi ko naalala yung aking lola. So, ayan guys, saan tayo napunta? Maprito na tayo. Maligata, rapat ano. So, ganito. Then, ganyan. So, first time ko itong ginawa, guys. May nakisa, may nakisa. May nakita kasi ako ano. Ito pa yung ano, ito pa yung kamuti na binili ko nung naglaga ko nung pumunta ko sa Asia Market. So, I hope na hindi pagpak yung ating gagawin. So, yan, maglalaga na tayo. Ito yung ating first bag. So, parang lang nasira. Mukhang talpak, mukhang hindi ako marunong. Dapat kasi parang bricks yun, yung ganun-ganun. Hindi ko dapat yung hindi na, dikit-dikit na siya. Ayan, hindi siya natin halulay. So, ayan, okay mo pala. Wow. Not so bad, guys. Ang dahil kagalan natin ang ating second batch. Sorry, ganun. So, yung mga 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 dito. So, ulitin na natin ang ng ating mga sticks. Yan. Okay, batch na. So, yung mga fourth batch, ah. Fifth batch. Dapat ko naman mga 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 So, ang sarap niya, ang kamote natin. Basta ang tawag nito sa aming is kinagingking. Aywan ko sa inyo kung anong tawag nito. Kamote siya ng sinapchap na pahaba. Then, ayan, ang dikit-dikit. Ang sarap. Paborito ko itong merienda nung college ako. 5 piso lang siya. Parang ganit yung naging kalami yung 5 piso. So, busog ka na. Medyo na dyan, oh. Kain kasi ng kain, kaya ayan nasunog niya. Ang merienda. Yan. Nasunog siya. So medyo malaki-laki itong ating ilalagay.
Sa inyo nga, susunod. Matangit yun. Guys, nag-o-like ko sa kanan. Okay. Ano ba siya? Kasi ka lang. Ano ba? Good. Ay, grabe, ang sarap. Ang sarap, ang sarap ang ating merienda. Okay? It's tama ni Kiwa. Grabe guys, ang sarap. Hindi ko pwede sanay sa may papel. So, ilagay na rin natin yung ating second batch ng Kamote Q. Ilagay na natin yung kanya. Then, ilagay na rin natin yung ating brown sugar. So, pag-uwi ko, kipindala na ako ng Kamote Q, diba? Kaya order na lang kayo, guys. Hindi gaano kumapit yung kanyang asukal. So ito na yung ating Kamote Q. At ewan ko kung anong pangalan ng isa dyan. Parang, parang maruya. Kamote na maruya. So, ayan. Meron tayong instant merienda, guys. Kain na tayo.